Nagtungo ngayong araw sa Balesin Island si Davao City Mayor Sara Duterte. Makikita sa larawan na kasama ng alkalde si House Speaker Lord Alan Velasco. Ang pagpunta ng presidential daughter sa Balesin ay upang dumalo sa birthday party ng House Speaker. Lumutang ang balita na dito umano magaganap ang pagpupulong sa pagitan ng ilang miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD kasama ang chairperson emeritus ng partido na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bagay na pinabulaan na ng kampo ni Arroyo. Wala pang katiyakan kung tutuloy nga sa presidential race si Mayor Duterte Carpio matapos ang kanyang pag-atras sa re-election sa Davao City. Kinumpirma naman ang Secretary General ng Hugpong ng Pagbabago na si Anthony Del Rosario na nagbitiw na sa regional party ang kanilang chairperson na si Mayor Sara ngayong araw. Sa kanyang sulat sa mga opisyal ng partido, sinabi ni Inday Sara na bagamat nalulungkot siya sa kanyang pagbibitiw, ay nananatili naman ang kanyang suporta sa HNP. Walang sinabing dahilan ng alkalde sa kanyang resignation sa regional party HNP. Samantala, nasa Butolan, Zambales ngayong araw ang presidential aspirant na si Manila Mayor Isko Moreno. Partikular na kinausap niya ang mga mangingisda sa lugar. Ayon kay Moreno, bukod sa pagpapababa sa presyo ng produktong petrolyo, nais rin niyang pababain ang sinisingil sa kuryente. Pangalawa kong gagawin, babawasan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. Alagang kinikilig kayo, no? Mukhang sapul lang, no? Pero ang tagal na nila, wala nakaisip nun. Kinansela naman ang weekly Meet the Press ng tandem ni na Senators Panfilo Lacson at Vicente Soto III ngayong araw dahil na rin sa pagtutok ng Senado sa pagtalakay sa 2022 national budget. Maging si Senator Ronald Bato de la Rosa na pambato ng PDP laban Kusi Wing ay nasa deliberasyon ng budget. Wala namang impormasyon kaugnay sa naging aktibidad ni na Vice President Lenny Robredo at Bongbong Marcos. Pero kahapon, nag-ikot sa Batangas ang tandem ni na VP Robredo at Senator Francis Pangilinan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.